Hello guys, so tutuloy natin yung discussion natin tungkol dun sa ating project na two-story commercial building. So nung mga previous videos natin, nakagawa na tayo ng electrical plan, floor plan, at saka yung overall ng building plan natin. Since na kay engineer pa yung ating plano at hinihintay pa, ang isi-share ko naman sa inyo ngayon yung kung paano ko inorient yung building dun sa site location natin gamit ang Google Earth. So gumamit ako ng Google Earth para may orient yung ating building dun sa site, kasi nga hugis kalamay yung ating lote at magiging reference natin yung kalsada doon. Kasi kung plano lang yung hahawakan natin at saka dun tayo magbabase, malamang sa malamang magkakaroon ka ng problema dun sa dimensions ng building. Asan natin yung mga void spaces, mga masasayang na areas, kasi nga hugis ka lamang siya, hindi naman siya perfect rectangle o perfect square na may aayon natin yung design ng building doon. Oh, lamig ng hangin ngayon. Guys, yung ibang discussions natin tungkol dun sa electrical plan, building plan, nasa description lang below. So, pwede nyong tignan doon yung mga previous na video. Ngayon, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please like, share at saka subscribe. Huwag mo na rin ipagkait na pindutin yung bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong i-upload na video. So sige guys, punta tayo ng opisina para ipakita ko sa inyo yung ating building orientation gamit ang Google Earth. Guys, importante pa rin na dapat ma-identify natin yung boundaries ng ating property sa tulong ng ating mga professional gaya ng geodetic engineer. Kasi i-relocate niyo yung boundary para hindi tayo magkaroon ng dispute sa ating mga karatig na lot owners. Tsaka mas mainam pa rin yun, mas sureball, kasi nga ginamitan ito ng kanilang field of expertise. Kaya guys, huwag kang manghihinayang na magbayad ng professional para ma-identify yung eksaktong location ng boundaries bago ka magtayo ng building. Survey naman na yun, makita mo na yung talagang exact location at saka orientation ng lote mo right away. Makakapag-layout ka naman ng building gusto mong ito yung building. Kasi nung una, naggawa na ako ng plano, hindi ko na i-consider yung hugis ng lote at saka orientation. Kaya nag-redraw ulit ako. Yun ang nangyari. Kaya para maiwasan yung ganong mistakes, dapat una, magkaroon ka muna ng informasyon dun tungkol dun sa orientation ng iyong lote para makakapag-design ka ng building na naaayon dun sa size ng lote mo. Okay, launch muna natin guys itong Google Earth. So, nagra-rounding-rounding pa siya, searching. So, pupuntahan natin ito ngayon, itong Barangay Ramada, kung saan yung project natin tatayo. So, malaking pakinabang ang Google Earth kasi makikita mo na dito yung kung gaano kakapal ng population yung isang area o kung gaano siya ka-develop. So, yan, hanapin muna natin. Mukhang disoriented na ako dito sa lugar namin. So, yan. Yung mga kwan na yan, makikita mo yung mga kabahayan kung gaano nakarami nga yung population. Makakatulong din yan pag naghahanap ka ng magandang location. At ito na nga guys, nakita na natin yung ating project site. Yan, kinopy-paste ko na lang siya sa Microsoft Excel. At
Idrenowing ko na rin lang dito yung kabuuang boundary ng subdivision, pero hindi siya ganun ka-accurate. Yan. Dito tayo mag-focus ngayon sa ating project. Okay. So, itong building na to ay may sukat na 18 meters by 10 meters. Ginamit ko itong Calzada National Road para sa isang reference natin. Yan. At ito naman yung boundary limit natin. Yan. So, parallel ako dito sa itong building na to, pinaralel ko dito sa ano, dito sa property line natin. Kasi kung ganyan ang gagawin natin, unang-una magkakaroon siya ng kung pinaralel nga natin ito dito sa kalsada, ang mangyayari magkakaroon siya ng triangular lot diyan. Magiging walang pakinabang na 'yan. So dito naman sa side na 'yan, 'yun yung access ko, liliit din yung access na 'yan. So hindi makakapasok yung malalaking sasakyan. Kaya mas mabuti yung orientation ng building natin, pinaralel ko na lang dito sa property line na yan at gagawin kong firewall yan. Yan, nakaparallel siya dyan. So, sa ganyang orientation, mas malawak yung aking magiging access dyan. Makakapasok ngayon yung malalaking sasakyan. Siguro mayroong 3.5 meters din yung space na yan pag ganyan ang orientation. Okay? So, iayos lang natin ng konti. Yan. Pogi. Naglaan ako ng 7 meters para sa future development. Kung magkaroon man ng bagong road widening, okay lang yan. 7 meters yan ang nilaan ko dyan. Sir. Sir, good morning, sir. Ito mas closer. Yes, sir. So, ito ngayon, nagkaroon ako ng perpendicular ako dyan para ma-establish ko yung point na yan. So, mag-insert na lang tayo ng lines para sa mas magandang illustration. Oops, nasa na yung line na yon. Yan. Good. So, gagawin natin tong line na yan para makita nyo kung paano ko nilaro yung pag-set ng lines. So, yan. Yan yung lines natin. So, nag-eskwala ako dyan para mahanap ko yung pagka-perpendicular nyo dun sa property limit na yan. So, makikita ngayon yun yung ngayon dyan. Makikita nyo ngayon dyan, naka-perpendicular na siya dun sa boundary limit natin. At the same time, na-maintain ko rin yung in-establish nating 7 meters na yan, which is naka-perpendicular din doon sa kalsada. So, ito naman yung building ni Doc. Yan, mapapansin ninyo yung orientation niya. Naka-parallel din siya dyan sa mga boundary limit namin. Yan. So, may triangular space siya dyan, napakalawak niyan para sa magiging customer naman niya. O sa magiging, yung mga magre-renta ng kanyang building, may malaking space. Ito naman yung agricultural supply. Katabi rin namin. So, nakaparallel siya sa kalsada kasi maganda naman yung pagkakagayat ng lote niya. Yan, maganda yan. Yan nga lang, dyan sa portion na yan, nagkaroon siya ng triangular lot. Which is tricycle lang siguro ang pwedeng pumasok dyan. Yan. So, ito naman tong gasolinahan na ito, maganda ang pagkaka-subdivide nito since malawak yung kanyang compound at saka na-parallel din niya yung orientation ng building niya dun sa kalsada. So, guys, ito na yun ngayon yung ating layout dun sa site. So, nag-staking muna kami. So, guys, sa susunod na video, ang i-discuss naman natin yung kung magkano yung ginastos ko sa pagpapagawa ng approved plan, yan. At saka yung magkano yung ginastos natin sa pagkuha ng building permit. Guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please like, share, and subscribe.
Huwag mo na rin kalimutang ipagkait na pindutin ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong i-upload na video. Paalam, hanggang sa muli.